Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang pangpasko, panghandaan na recipe. So let's start mga kumari, samahan niyo ako magluto ng chicken jardinera. Kailangan natin ng plug. So ilagayin muna natin ang ating plug. Para sigurado hindi tayo ma-short mamaya, maglaga tayo ng lima. Charot. So lagayin muna natin ito. Hard-boiled na po yung ating itlog. So hugasan na natin at saka natin balatan. Babad natin sa tubig para madali lang natin mabalatan. Ito naman ang ingredients sa ating step 2 na gagawin. Siyempre kailangan natin ng 1 kilo na giniling na manok. 230 pesos po ang kilo nito. Gagamit din tayo ng 200 grams na tomato sauce, 1 teaspoon na pamintang durog, asin na pangpalasa, then oil, kalahati ng bell pepper, 1 sibuyas, 2 globe na garlic, seasoning, at 5 chicken hotdog. So let's start, gayatin na natin ang lahat ng ating ingredients. So na-slice na natin yung ating mga ibang ingredients dito naman tayo sa chicken hotdog. Depende na po sa inyo kung anong gagamitin nyo na klase ng hotdog. So, i-slicein lang natin ito ng maliliit. Ayan. Kapag kayo, alam nyo naman siguro, kapag handaan, nagmamadali tayo. Kaya ganyan lang, ho. Yan ang isa-isahin. Pag inisa-isa nyo yan, bukas pa kayo matatapos nyan. Tapos, hawakan nyo. Hindi kailangan perfect yung pagkaka-slice as long as medyo maliliit siya. So okay na, na-ready na lahat yung ating second step. Sa magluto na tayo. Buksan natin ang ating stove. So lagyan natin ito ng oil. Lahat ay tatakalin ko para alam nyo. Naglagay ako ng 2 tablespoon na oil. Ilagay natin yung sibuyas. Bawang. Pero meron, bakit may hotdog? Ilalagay po ang costing nito sa ating description box para alam nyo kung magkano ang costing nito at pwedeng-pwede nyo po itong pang-negosyo recipe. And then pagkagisa po natin, ilagay natin yung ating bell pepper at saka yung ating in-slice na chicken hotdog. And then isauté po natin ito. So naisauté na natin ng konang bahagya yung ating mga ingredients. Ilagay na po natin yung ating giniling na manok. Medyo nag-ice pa, charot. Kasi binali ko ito kanina sa ref. Hindi, sabi ko mamaya ako naluto rin. So ilagay na rin na po natin ng asin. Depende na po sa inyong panglasa. And then 1 teaspoon na pamintang durog. And then isutay lang natin. Takpan lang natin and then hahalu-haluin lang natin maya-maya. Iwasan nyo talaga na dumikit yung inyong mga ingredients sa kawali. Lagyan natin ng seasoning, depende na sa inyong panlasa. And then ilagay natin yung 200 grams na tomato sauce. Pagdadagdag lang po ako mamaya ng tomato sauce kapag kukulangin. Kasi depende po kasi if ever na very light yung ating karne, syempre kailangan nating magdagdag ng tomato sauce. So, paglagay tayo ng tubig, nilagyan ko siya ng 1 cup na water. Magdagdag pa tayo ng konting tubig. 2 1/2 cup na yung nailagay natin na tubig. Hahalu-haluin nyo po. Huwag nyo po pababayaan para hindi dumikit yung inyong niluluto. Kapag medyo kumate na ng konti, saka natin siya tatanggalin. Dadagdagan ko pa ng konting asin. So, okay na to mga kamamsi. Ayan, nakita nyo. Hindi na ako magdadagdag ng tomato sauce. And by the way, wag na wag nyong pakakatihan yung pag-oil-oilin nyo yung inyong niluluto. Kailangan medyo basa yung inyong gagawing jardinera. So, ayan siya, oh. So, i-off na natin ang ating stove. Then, i-set aside muna natin at medyo palamigin natin ng konti bago natin i-mix dun sa ating third step na mixture. Para naman sa third step na ating ingredients, kailangan po natin ng breadcrumbs, green peas, tidbits, asin, brown sugar, bell pepper, then 2 itlog, then raisin. Ang raisin po ay optional, depende na po sa inyo if gusto nyo ng medyo matamis-tamis na jardinera. Kailangan din natin ng pamintang durog. Kailangan din po natin ng carrots. Gagamitin kong pang-design yung pinakaulo ng ating bell pepper. Para sa ating
ating third step, ito po. Lagay natin yung ating dalawang itlog. Ilagay natin yung bell pepper at carrots. Ilagay din natin yung 61 grams na drained na tidbits. Lagay din natin yung 100 grams na green peas. Ang 80 grams na breadcrumbs. Ito po ang magsisilbi na pang-hold o pang-kapit para hindi mabuyangyang o mabasag ang ating jardinera. And then maglalagay din po ako ng 1/4 cup na raisin or pasas. Optional po yan mga kamamsi. And then maglalagay din ako ng 2 tablespoons na brown sugar para mabalance lang yung lasa ng ating jardinera. And then asin. And then konting seasoning. And then magbubudbud din po ako ng pamintang durog. So pagsama-samahin na natin ito. At saka natin i-set aside kasi hindi pa naman naluluto yung ating manok na isinalang. So okay na yung ating na-mix and then luto na rin itong ating imimix. So ilagay na natin. Medyo pinalamig ko ito mga kamamsi. Medyo lang. Hindi naman asing malamig na malamig. Kailangan pagsamasamahin nyo lang. So mag-plastic po kayo if ever na lalamasin ninyo yung inyong mixture. So hahaluin natin itong mabuti. Titingnan natin kung tama lang yung itlog na inilagay natin. Kasi kailangan hindi siya magwatak-watak mamaya. I think kulang ito ng itlog, so dagdagan pa natin ng itlog. Ginere ko na yung itlog kasi fresh na fresh ang itlog ko na yan. Kabibili ko lang yan kanina. So tamang-tama yung apat na itlog na isinama natin dito. Ayan o, medyo basa na siya. Nakikita nyo naman siguro. Sigurado na yan na hindi na yan magkakawatak-watak mamaya. Ito ang ating magiging pang-topping sa ating boiled egg, sliced na pineapple, and then kailangan natin ng carrots at saka ng bell pepper. Nipisan lang natin. Ready na yung ating pang-topping. Maghugas tayo ng ating dahon na kinuha ko sa kalsada kanina. Hindi ako makakuha dun sa kabilang ano namin kasi nga masyadong mataas na. Buti may nadaanan ako na dahon kanina. Ang lakas pa ng sigaw ko. Anak, kuha po ako ng dahon. Sabi niya, sige. Oh, ito lang nakuha ko kasi matataas nga eh. Gagamit ako ng small na llanera, medium size at saka yung large. So titingnan natin kung ilang llanera ang magagawa natin ng ating jardinera na ginawa. And then ilalagay ko yan dito. And then ganyan. And before kayo maglagay sa inyong llanera, kailangan ay nagpapainit na rin kayo ng tubig para prepare na yung ating mainit na tubig pagkatapos nating maglagay sa llanera ng ating gagawin na jardinera. So, gagamit ako ng pinakamalaking llanera natin. Ito yung pinaglulutuan natin ng leche flan. Unang-una natin gagawin, mag-gloves po kayo mga kamamsi. Kuha kayo ng pineapple slice. Ilagay nyo lang dito sa magkabila. Depende po sa inyo kung paano nyo didesignan yung inyong jardinera. And then, lalagyan ko siya ng bell pepper. Carrots, tapos hinati ko yan. And then, ilagay natin dito. So, ito yung pinaka-design ng ating pinaka-toppings ng ating jardinera. Dahan-dahan lang po yung paglagay para hindi magalaw yung inyong pinaka-design or yung inyong pinaka-toppings. And then, saka nyo i-flatten. So, ito na yung pinaka-sample ng ating i-steam na jardinera. Dinasik ko po siyang mabuti. Ito na po yung pinaka-result niya. And then, babalutin ko ito ng foil. Flatten ka dito sa ibabaw.
And then, i-shield nyo. Para hindi po pasukin ng tubig yung ating lulutuin or yung ating i-steam. Itong size ng ating llanera, ito po yung medium size. Pagpapatuloy ko pong lahat yon and then babalikan ko po kayo. So, ito po yung nagawa natin. Dalawang large, dalawang medium, at dalawang small. So, i-steam na natin ito. Lagyan na natin sa ating steamer. Lulutuin ko po ito na mga 45 minutes into low heat. Hindi ko siya lalakasan ng apoy. Situit lang na mainit na mainit na or kumukulong-kumukulo na yung inyong tubig bago ninyo isalang. So, check natin yung ating okay na to. Yung ating tubig po ay nasa mababa sa kalahati. Huwag nyo siyang pupunuin para hindi masyadong mag-moist or magtubig yung inyong lulutuin. So, ang gagawin nyo lang, kapag kulong-kulo na yung inyong tubig, isalang na ninyo yung inyong i-steam na hardinera. And then, iset nyo yung inyong apoy into low heat. And then, takpan na natin. Then, babalikan ko siya 45 to 1 hour into low heat. So, i-check natin after 1 hour. Okay na to. Siguradong sigurado na. I-off na natin ang ating stove. Open natin. Ayan. Wow, ang ganda. So, ito yung pinaka-result natin. Pwede po kayong gumamit ng ganito na plastic container. So, tamang-tama lang siya mga kamamsi sa isang sa ganitong lalagyan. Ang size niya ay Clear Pak C201 Spaghetti Box 55. Tamang-tama yung tamis niya, tamang-tama yung alat niya. Masarap siya mga kamamsi. I-try nyo. Tamang-tama ito sa ating panghanda ngayong Kapaskuhan at New Year. Shoutout sa aking mga members. Doris the Explorer, Peter Acoba, Evangeline Rafoner, Christine Joy Tapican, Caroline Albarin, Nelia Blanco, Aileen May Magan, Lodilyn Villegas, Nimpalungakit, Judge Spoody. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Thank you so much po and Merry Christmas sa inyong lahat.